Hi, Frenny! For today's video ay hindi tayo magluluto. Napadpad nga kami ngayon sa Sapang Bato dahil nga itong video na to ay weekend. So, tinamad kami magluto at tinanghali na kami nagising. Lalo't walang pasok, ang sabi ng mister ko ay sumaglit kami doon sa Turo-Turo. At sa mga feeling mayaman dyan at talagang mayaman, ay hindi siguro nila alam ang Turo-Turo. Yun bang mga lutong ulam na ituturo mo lang kung saan ang gusto mo? Pero bago nga yan, ay dumaan muna ako doon sa bilihan ng milk. At bumili din kami pala ng steamed chicken para sa dalawang anak namin. At dahil 1 o'clock na ito ng hapon, ay nakita kong may mga luto na pala na pang merienda. Kaya napabili na din ako nitong banana toroy. O diba mga friendly, hindi naman masyadong halata na nagtitweed ako sa gas. Bumili nga lang ang mister ko ng ginataang langka, 35 pesos daw yon. Napansin ko naman itong pansit na naka-plastic. Kaya naalala ko tuloy nung high school ako, may spaghetti pang kapartner yan. Tinanong ko nga kung magkano, ang sabi daw 35 ay kamahal na pala. Dati kasi nung nasa Ivisa National High School ako, 10 piso lang yan. Tapos 10 piso din yung spaghetti. At dati pag nakaluwag-luwag, may siopaw pa na tig 250. Sa mga mayayaman dyan na hindi makarelate ay pasensya na kayo. At ako'y laki talaga sa hirap. Kaya naman ang maliliit na bagay ngayon na meron ako, talagang todo-todo na talaga ang pasalamat ko niyan. At ang hinihingi ko lang nga talaga ay hindi maranasan ng dalawang anak ko kung anong hirap na dinanas namin noon ng ama nila. Kaya nga kami ngayon ay todo din talaga ang aming pagsusumikap para naman maibigay namin ang buhay na hindi namin noon dinanas. Kinagabihan nga ay may kinuha ang mister ko sa labasan. Kaya naman sinamahan ko siya at iniwan ko na muna ang dalawa naming anak. By the way, ang dalawang anak namin ay 13 and 14 years old na. Maaasahan na din sa mga gawaing bahay at marunong na maglaba. Kaya naman kami ng mister ko ay kampante na umaalis-alis at naiiwan silang dalawa. Nung natapos naman na ng mister ko ang kanyang inaasikaso, ay pumasok muna kami dito saglit sa grocery store. Ang sabi ko nga sa kanya ay ubos ng aming paninda na sigarilyo at wala na rin kaming magagamit na shampoo at conditioner. Bumili kami ng ilang pirasong dilata, sinamahan na rin namin ng konting kutkutin at medyo mura dito kumpara sa patingi-tingi sa tindahan. Naalala ko maglalaba pala ako bukas kaya bumili na ako dito ng sabon pang laba na powder. Nakita ko nga ito, mura na ang sibuyas, 5 piraso, 20. Pati itong isang balot na toge, 20 pesos din, kumuha na rin ako. Sinamahan ko na rin ng bawang, 3 piraso, 32 pesos, kaya okay na yan. Nang pumipila na nga kami sa counter, naalala ko, wala na pala kaming alcohol at sabon ko. Kaya ang sabi ko sa mister ko, ay pahingi ako ng 150 at aakyat na lang ako mag-isa sa taas. Hindi na nga ako nagtagal doon sa taas. Pagkaakyat ko, hinanap ko lang ang kakailanganin ko at nagpila na din ako sa counter dahil ang sabi ko ay baka mabagot siya kakaantay sa baba. Nung natapos na ako magbayad ay diretso na akong bumaba dahil alam ko ay nag-aantay na siya. Kaya tama ang hula ko, nakalabas na nga siya at ako na lang ang kanyang inaantay. Bago kami tuluyang umalis, nanghingi pa ako sa kanya ng 5 piso. Ang sabi ko ay ibibigay ko to doon sa nagbabantay sa parking. Nakaugalian kong ayata na kahit kotse o motor man ang aming pinapark dyan, pag nakita ko itong matanda ay binibigyan ko kahit papano. Pag nagbibigay nga ako ay nanghingi pa ako talaga ng pasensya sa mga yan. Gawa nang wala talaga pa akong kakayahan na magbigay ng malaking halaga. At kung isang araw ay pumabor sa akin talaga ang pagkakataon ay babawi talaga ako sa mga yan mga friendly. Tandaan nyo yan. Char. Pag uwi nga namin ay ininit ko lang tong steamed chicken na nabili namin kanina. Mga friendly, alam nyo ang sarap nito. Malambot pati buto. Char. Hindi naman masamang mag-init ng ulam, diba? Maliban na lang talaga kung feeling social ka. Nagisa na lang din pala ako ng bawang at sibuyas. Pagkatapos, tinadtad ko ng maliliit ang leftover namin na adobo para ipang sahog. Tinimplahan ko nga lang niya ng patis, asin at konting paminta para medyo may lasa. Pagkatapos, nilagay ko naman ang isang pirasong carrots na nakita ko sa ref namin. Hinalo-halo ko nga lang yan hanggang sa maluto na ang carrots at nilagay ko na ang toge. Nilagyan ko lang ng isang tasang tubig pagkatapos tinakpan at hinantay ko na maluto. At ito na mga friendly ang ating ginisang toge with leftover adobo. Char!